What's up mga rabbit? Ayun, good evening sa inyong lahat. So, gusto ko lang i-update kayo na doon nga sa pet shop namin dito na nagbukas na. Although, hindi pa naman siya gaano kadaming display, pero at least meron na kami kahit pa nung nilagay since nga sa February pa kami talaga maglalagay or magdadagdag ng aquarium para doon sa iba naming isda. Kasi nga, since kulang pa kami sa budget, so, yun, naisipan namin na kahit pa paano ay maglagay muna ng ilang aquarium para kahit pa paano ay meron kaming maipapakita sa tao. Ever man na may mga pumunta dito, so, meron silang makakita sa aquarium at may makita silang maganda. Tapos, ayun, bago nga tayo pumunta dun sa setup namin ng aquarium sa doon lang, dito lang din sa may dekoranto. Ay, gusto ko lang kayong i-update doon sa kit ni Hanabi tsaka ni Chacha. So, parang nasa 3 days old na sila. So, limot ko kung kailan sila pinanganak. Parang 26 ata. So, ayun na nga. So, malalaki na rin sila. At, ayun, punta nga tayo sa mga kit nila. At papasilip ko sila sa inyong mga karabit. Ayun. Tapos dito naman nga mga karabit. So meron pa akong dalawang doe na mga anak ngayong month na to. Ngayong month ng January. So isa na nga dyan ay si Vanessa tsaka si Agatha. Tapos yung iba nating mga kids dito ay malalaki na nga sila. Ayan. So, tinanggal ko na yung nest box since lumalabas na sila. Kaya, ayun, inalis ko na siya para mas lumawak yung space or yung gagalaan nung dough natin. Tapos, yung anak naman ni Fanny, malaki na rin. Inalis ko na rin yung nest box kasi nga, ayun, same lang din, umalis na sila, lumalabas na sila ng nest box nila. Tapos, ayun, dito nga nilagay yung dough ko na si Hanabi, tsaka si Chacha, ayan. So, basa na naman yung nilagay kong basahan. Ayan, ginagawa niya talaga tong CR. Ayan. So, yung kit niya, sabi ko nga sa inyo sa last vlog ko ay nabawasan to ng isa. Pagkagising ko sa umaga na tininan ko ay patay na yung isa. Pero yun, yung apat naman ay hindi na siya na nabawasan. So, good news naman ay okay naman yung apat. Ayun. Malulusog naman sila. Ayan. Busog na busog to palagi. Ayan. Nalaki ng tiyan nila. Tapos, dito naman sa kabila, si Chacha. Ayan. Ito naman yung mga kit niya. So, ito, hindi na rin siya nabawasan. Lima na rin siya. Tapos, yung daw nga na magayong puso dati ay okay na siya mga karabit. Ayan. Papakita ko sila sa inyo. Ayan. Okay na sila. Tapos ito yung pinakamaliit. Ayan. Okay na rin siya. Ang puputi nila. So, ito yung mga upgraded kits ko na pinanganak ngayon. Ayan. So, sana ay manganak pa to. Kasi, hoy. Ba't ka nag-aaway, ha? And so, ito yung dahilan kung bakit hindi natin pwedeng pagsamahin yung mga rabbit natin. Lalo na pag umedad na sila ng 3 months kasi nagiging territorial nga yung mga rabbit natin. Especially yung mga doe, ayan, nag-aaway yan.
So, pwede sila magkasakitan once na pinagsama-sama natin. Ayan. Ayan. So, tapos na tayo dito mga rabbit. Sa mga rabbit natin. So, punta na nga tayo dito sa maliit naming pet shop. So, by February, madadagdagan na ito mga karapit. Ayan. So, buhayin ko lang yung ilaw. Ayan. So, ito na nga mga karapit yung setup ko ng aquarium ko dito. Ayan. So, ito ay 2.5 gallons. Tapos, ito naman ay 5 gallons lang. So, baka mga ganito lang din sa nas aquarium yung bibilihin namin sa February. Ayan. Tapos, syempre, hindi ko naman siya pupunin ng sobra. Yung parang ganyan lang para hindi sila crowded tsaka hindi sila mamatay. Tapos, ayun, kanina nga ay gumawa ako ng DIY filter. Medyo malabo pa yung tubig. Ayun, so ayun yung DIY filter ko. Tapos, eto, baka bukas ay gawan ko na rin siya ng DIY filter. Kung mapapasin yung ball pen lang yan na nilagay ko. Ayan. Tapos, ito naman ay yung syringe. Tapos, nilagyan ko rin siya ng mga bato-bato. And live plants, aqua plants, para ano, para relax lang sila. Kasi napansin ko lang nung wala yung mga bato-bato at halaman, yung mga isda, lalong-lalo na tong mga mollies ko dito ay nandito lang sila sa parting gilid na yan. So hindi sila lumalangoy, di katulad niyan na ano, pag-alagala na sila. Tapos ito rin. So, nilagyan ko rin yun ng buhangin. Ayan. So, ang lulusog nila, tsaka ang cute nila, mga karabi. So, isa pa to sa mga hobbies ko, yung pag-aalaga ng isda. Kasi, isa to sa mga stress reliever ko. Lalo na pag niinip ako. So, tinitingnan ko lang yan, mga karabi. And dito naman sa taas ay ito yung nga yung mga beta ko. Ayan. So, meron silang portal. Dito ko nilalagay yung pakain nila. Ayan. So, ito ay reserve na to. Pati to. So, baka bukas ito ay kukunin na dito mga karapit. Tapos, ayun na nga. Nag-breed nga ako ng beta. Parang last week. Yun nga lang ay bad news lang ay kinain nito yung itlog niya. So, hindi ko pa masyadong ano yung pagbibreed ng beta. So, late ko na nakita sa YouTube na dapat pala pag yung beta natin ay may itlog ay dapat hindi natin siya sisilip-silipin kasi once na ma-stress yung male beta ay kakainin niya talaga yung mga itlog niya. So, yun nga yung nangyari. So, na-stress siya sa ginawa namin na silip ng silip. Pero, ayan, good news naman is meron namang natira dito na apat na fry ng beta namin. So, ayan. Kita ba sa camera? So, ayan sila. So, dito nakalagay yung mga fry ng beta ko yung apat. So, sana ay lumaki sila. Tapos dito naman sa taas ay meron nga kaming binibentang angel fish. Ayan. So, 50 lang yung isa. Itong maliliit na to. Tapos ito, yung malaki yan ay hindi kami binibenta. So, gagawin ko yung breeder. So, yung available lang sa amin dito ay angel fish na maliliit. 50 pesos yung isa. Tapos yung goldfish naman ay 50 each, tapos yung mga blackmore, ayan yung mga itim na yan, ay 50 rin yung isa. Yung balloon molly naman ay 35 pesos yung isa mga karabi.
Tapos sa Molly naman, mga Molly's ay 10 pesos yung isa. And pagdating naman sa Platy, 25 pesos din yung isa. Tapos ayun, yung pleko nga pala ay... yun, ito, binibenta rin namin to. Limit ko lang yung presyo nito. Tapos, ayun, since nga kulang yung aquarium namin, dito namin nilagay yung ibang pangbenta namin. Yung mga yellow danius namin. Ayan, nandito sila. Tapos yung mga white mollies namin, nandito rin sila. Nakalagay. Ayan. So, madami na tayong paanak ng danios, mga karabit. Ito yung sa green. Tapos ayun naman yung sa pink danios. Ayan, tapos ito nga yung mga goldfish natin. Ito yung mga goldfish na napaitlog ko, napapisa ko, ayan. Sobrang dami nila, mga karabit. Ayan. Sobrang dami niyan. Tapos dito naman sa isang lalagyan ay dito ko nilagay yung mga pink danios. Ayan, ayan sila. Medyo malalaki na rin sila. Tapos ayun, yung ibang isda kong na goldfish ay nandun sa ref tub. So, hindi ko nilagay lahat dito. Kasi ayoko na crowded sila. Kasi ayokong merong mamamatay. Kasi sayang din. Ayan. So, yun, kung malapit nga kayo dito, mga karabit, sa amin. So, yung location nga nung aming pet shop ay sa Barangay Bantilan, Sariaya, Quezon. And, pwede nyo akong kontakin sa Facebook ko. Ayan, nandito rin yung Facebook ko. And, yung CP number ko. Ayan. So, ayan yung tarpaulin namin. At, maraming salamat nga pala sa kapatid ko na si Levelyn Habak na gumawa at nag-ayos nitong logo namin. Ayan, so maraming salamat, Ate Love. Ayan, so isa siya sa mga solid supporter ko, lalo sa mga vlogs ko. Siya yung mahiling mag-share. Tapos syempre meron din tayong mga yung Superworm ay wala pa akong available, mga karabit, kasi ito ay gagawin ko silang mga panibago kong breeder. So papadamihin ko sila talaga kasi yun nga, ang daming umu-order sa amin. Tapos ito naman yung mga beetle ko. Ayan. Tapos, meron na rin kami hamster, Syrian hamster, nanganak na nga rin siya ng dalawang piraso. Tapos, ito yung hinarvest ko noong nakaraang vlog. Ayan, malalaki na rin sila, mga karabi to. Sobrang bilis nilang lumaki. Ang dami. So, meron ulit tayo pang out, baka next month, malalaki na tong mga to. Ayan. At ayun nga, hanggang dito na nga lang yung rabitan tapos pet shop update namin. I hope na magtuloy-tuloy yung ano namin kasi kanina ay meron na kaming nabenta tapos kahapon. So sana magtuloy-tuloy. At ayun, huwag kayong mahihiyang magpumasyal dito sa amin or tumingin ng mga isda. So welcome kayo dito, mga karabit. At yun nga, kung gusto nyo pumasyal dito, tumingin ng mga isda, mga guppies, smallies. So, punta lang kayo, mga karabit. Message na lang ako. So, nagre-reply naman ako. Ano nga lang, mga karabit, yung vlog ko. See you next vlog. Ingat kayo palagi at shoutout na nga tayo.